Dahil marami akong nare-receive na questions sa email and sa messenger kung ano daw yung mga dapat tipirin at kung ano yung kailangang gastusan para sa wedding, gumawa ako ng very special episode para sa araw na ito. Lahat ng tinatanong ninyo ng mga supplier, sasagutin ko yan. At itong vlog na ito ay tatawagin ko Titipirin or Gagastusan. And I am the Budgetarian Bride. Kung kayo ay naghahanap ng mga suggestions at ng mga idea kung ano ang pwedeng gastusan o tipirin sa kasal, itong vlog number 3 ay para sa inyo. At para sa mga first time pa lang na nakanood ng video ng The Budgetarian Bride, please subscribe kayo sa channel ko and don't forget to click the bell button para ma-notify kayo kapag may updated tips tayo. Segment para sa vlog number 3 dito sa titipirin or gagastusan. So we have major and minor suppliers. Sisimulan natin sa minor suppliers. So ang standard pricing natin para dito sa minor ay 5,000 pesos. Anything na 5,000 pesos pataas, ito ay gagastusan. Anything naman na hindi ako willing bilhin or ang budget ko lang ay 4,999 pesos at pababa, ito ay titipirin. So let's see kung ano ang mga minor details na pwede nating tipirin o gastusan. For me sa wedding shoes ay titipirin. During my wedding, I only spent 1,000 pesos for the wedding shoes kasi naka-ball gown ako and feeling ko hindi siya makikita. Sa pictorial lang siya sa prep area magagamit. And for me, mas gusto ko yung komportable kaysa sa mamahalin na maganda. Pero hindi naman makikita kasi nga naka-ball gown. For the wedding invitations, titipirin. Although actually, during our wedding, I spent 8,000 pesos para sa invitation. Pero I'm telling you, as a graduate na ako sa wedding preparation, dapat hindi mo na siya gastusan ng sobrang laki kasi there are also e-invites. Or ito yung soft copy lang ng invitation mo, ito na ipapadala mo sa mga friends mo through messenger, Facebook, or email, ikaw ang bahala. Mas mura, mas madali. Kasi personally kasi sa amin, ang daming natirang invitation. So sayang na lahat yun, wala ka nang pagagamitan. Bakit sila natira? Kasi hindi ko naman pala kayang i-meet lahat ng tao before our wedding day. So sayang, mas effective, mas efficient kapag i-invites. Wedding singers for me ay titipirin. Again, nakwento ko na sa inyo ito countless times na ang gusto ko ng wedding namin ay tulad ng sa Crazy Rich Asians na merong nagbabayolin ng Can't Help Falling in Love. Pero when I inquired for sa nagbabayolin, it cost 25,000 pesos. And feeling ko sobrang mahal nun para lang dun sa paglakad ko sa aisle. So, ang naging workaround ko dito ay nag-Spotify kami. For me, ang snacks ay titipirin. Ang snacks ay bukod pa ito sa pagkain na isi-serve mo during the reception program. Itong snacks, isi-serve mo yan dahil habang nagpipictorial kayo sa simbahan bago pumunta sa reception, syempre mauuna na yung mga bisita ninyo na makarating sa venue. So para hindi sila mainip at hindi sila magutom dahil karamihan naman talaga sa mga bisita galing pa sila sa malalayong lugar or yung galing province na punta sa Manila, diba? So para hindi sila magutom, you give them something to eat. And for me, hindi naman kailangan umabot sa 5,000 pesos yung para sa snacks lang. So personally, during our wedding, nag-serve lang kami ng puto kotchinta and it's only worth 2,500 pesos. Sa souvenirs for me ay titipirin. So I think karamihan ang sagot ko ay titipirin. Anyways, that's the Budgetarian Bride kasi. So for me, titipirin ko yung mga souvenirs kasi
later, mas gusto kong gastusan yung food, yung papakain sa mga bisita. And I think wala masyadong nagtatabi ng mga souvenirs na galing sa wedding. Lalo kung may mukha ito ng couple. So, hindi siya masyadong priority for me. Para naman sa bridal car, ito ay titiparin ko yung bridal car, lalo kung may option gumamit ng ibang sasakyan. For example, sa amin, si husband meron na siyang red car. So, okay lang for me, kahit hindi siya white vintage car, okay na sa akin yun. Ang importante, from prep area, meron ako sasakyan hanggang church and then church to reception. Kasi usually, 5,000 to 10,000 pesos ang arkila sa isang bridal car. And para doon sa bridal car, for me, ang exposure lang naman kasi ng bridal car ay simula sa preparation area hanggang sa church, which is about 15 minutes lang and kaunting picture. So for me, hindi siya worth it gastos na ng 5,000. Wedding cake, for me, gagastosan. Actually, sa wedding cake, pwede mo naman siyang tipirin. Kaya lang, I think 5,000 pesos yung minimum para magkaroon ka ng decent cake for your wedding. Yung 5,000 yan, yung mga 2 to 3 layers lang, simple and very minimal design lang. Pero, I think kailangan yun eh for a wedding. Pero kung talagang hindi ka naman mapili sa cake, pero kasi I think ang function lang niya ay mapicturean siya for the cake cutting ceremony. And kung hindi ka naman masyadong mapili, karamihan sa mga catering, meron na silang package na ganito. Pero kung gusto mo yung personalized talagang cake, I think mababa pa nga yung 5,000 pesos. So, gagastusan. Gifts for each other, I think titipirin. Kasi as husband and wife, yung ibang hindi nagre-regaluhan, diba, during their actual wedding day. So, for me, kung hindi na pasok sa budget, pwede mo na siyang tipirin and marami ka nang mabibili below 5,000 pesos. Just like me, ang niregalo ko kay husband ay yung perfume and sakto nakuha ko siya on sale. It cost 5,000 pesos pero dahil nakuha ko siyang sale, 3,500 na lang yung perfume. So, marami kayong pwedeng maging gift na below 5,000 pesos. And I think dahil magiging mag-asawa na kayo, you have a lifetime para magregaluhan. So, pwedeng tipirin natin itong part na to. Will you be gifts for me? Titipirin. Kasi for me, pwede namang wala nito. Kung talagang gusto ka nila na makitang maikasal doon sa mapapangasawa mo. I think kahit walang will you be gifts, papayag silang maging ninong or nina or maging abay. By the way, doon sa mga hindi nakakaalam kung ano ang will you be gifts, ito yung mga ibinibigay mong small items or tokens para sa mga tao na kukunin mong part of your entourage. For the crew meal, ito for me ay gagastusan. Okay. For me kasi, the crew meal, kasali dyan pati yung mga entourage mo na mag-overnight para sa prep area. So, I think dapat pakainin mo sila kasi may-makeupan din sila, mapipicturean din sila, and hindi magiging maganda yung register nila sa camera kapag mukha silang gutom or pagod, di ba? So, for me, lagyan natin ng budget yung kakainin ng ating suppliers at ng ating entourage. Kasi they are celebrating our special day. And sa tingin ko, kung ito-treat natin sila as a friend, not just as a supplier. And that way, magiging mas maganda yung output nila kasi tinitreat ka rin nila as a friend. And now, let's proceed with the major suppliers. This time, kapag 20,000 pesos pataas ang budget ko, ito ay gagastusan. Kapag naman 20,000 pesos and below, ito ay titipirin. So, let's see kung ano ang mga suppliers na titipirin at gagastusan. For the wedding gown, I think ito ay titipirin. Okay, I know isang beses ka lang ikakasal, pero it doesn't mean na
kailangan sobrang gastos. Pero for me, kung mapapanood mo ang vlog number 2, it's about murang mga wedding gowns sa disenyo pandi. Ang range nila ay 8,000 pesos to 25,000 pesos. So, sana napanood mo yun. Kasi for me, hindi kailangang mahal para maging maganda yung wedding gown. Ang dami-daming option. Hindi lang sa disenyo pandi, meron din sa divisoria. Kaya for me, pasok na yung 20,000 below na budget. For the wedding rings, for me, ito ay titiperen. I know sa lahat ng mga brides, sobrang secret ng wedding rings para sa inyo. And ito yung matitira after ng kasal. Pero ang point ko ay, kapag ka sa mga ikakasal na nagtatrabaho, araw-araw nagko-commute, araw-araw umuwi ng late night, or yung sa mga tao na sumasakay sa jeep, hindi naman kayo hatid sundo ng sasakyan, I think nakakatakot kasi mag-risk ng magsusuot ka ng 50,000 worth na wedding ring. And for me kasi, ang purpose ng wedding ring ay para masuot mo siya every day of your life. So, itatago mo siya, hindi niya masuserve yung purpose. So, for me, for the sake of safety, ayoko siyang gastusan ng sobrang laki. Pero if you have the budget, okay lang kung ito yung gusto mo i-prioritize. Catering! For me, gagastusan. Ito yung supplier na hindi mo pwedeng tipirin. Kasi, yung mga bisita mo na naglaan ng araw nila, na nag-leave sa work nila, I think kailangan mabusog sila. And kailangan mo siyang gastusan para naman hindi lang memorable yung ganda ng kasal nyo, pero memorable din siya kasi busog at masaya yung mga bisita. For the wedding venue, I think gagastusan. Kasi for the 20,000 pesos budget, I think ang hirap maghanap ng venue good for 100 or 200 persons na mas mababa sa 20,000 pesos. So, yun lang yung option. Gagastusan siya. Photo and video supplier for me ay gagastusan. Ito yung hindi mo pwedeng tipirin kasi isang beses ka lang ikakasal. Itong photo and video, sila yung magsiserve as your lifetime memory. Ito yung mga bagay na pwedeng makita ng mga future na anak ninyo and mga apo ninyo. So, mas maganda, magandang quality yung kukunin ninyo. And huwag kayong masyadong magtipid kasi ito yung dapat talagang pag-ipon. For the hair and makeup artist, for me ay Titi Pere. I think maraming mga brides ang gusto nila, sobrang ganda nila for the wedding day. And it's your choice kung gusto mo ba siyang gastusan or tipirin. Pero for me, marami kong makukuhang magagaling na makeup artist na below 20,000 pesos. Pero for me, kaya ako tinipid si makeup artist kasi I think napag-practicean ko sa salamin and sa camera kung paano mag-pose. I think kung napag-aralan mo kung paano kang magpo-pose or magpo-project sa camera, pwede kang kumuha ng hindi masyadong mahal na hair and makeup artist. Pero kung ikaw ay walang idea kung ano yung look na bagay sa'yo, you really have to invest sa isang magaling na hair and makeup artist. For the venue stylist, for me ito ay Titi Peren. So, kung hindi ka naman masyadong mahigpit sa mga detalye ng kasal mo, wala ka namang theme na sinusunod, okay lang na tipirin mo siya. Ang honeymoon for me ay gagastusan. Siyempre, ito na yung first travel nyo as husband and wife. Kaya dapat sobrang memorable nito. So, kung kailangan nyong gumastos, okay lang naman. Pero make sure pasok pa rin ito sa budget nyo. Hindi kayo magkakautang para sa honeymoon. For on the day coordinator, for me ay gagastusan. Compared sa photo and video services, ito yung mga underrated talaga na supplier. Na ako din, personally, nung ikakasal ako, sabi ko, para saan ba yun? Ano bang ginagawa ng coordinator? Actually, ayokong mag-hire ng coordinator before. Pero, nung na-realize ko sino yung magre-receive ng lechon, ng cake, sino yung tatao sa registration area,
sino yung sasagot sa mga tawag, sa mga wedding guests ko, kung saan yung venue and all of that. Doon ko na-realize, I need someone na magiging head for my big day. And hindi pwedeng ako yun, kasi ako yung bride. So, that's the time I decided to hire an OPD coordinator, and we got Events by SK. Sobrang thankful ako sa kanila kasi talagang naging stress-free and hassle-free yung kasal namin because of them, na talagang lahat ng minor decisions sila na yung gumagawa and sobrang professional. Unlike kung kakilala mo lang yung kinuha mo or friend or relative, may tendency na mag-guest mode sila or parang bigla na lang mawala ng tao sa registration area and all, and hindi mo kayang pagalitan kasi nga friend mo yun or kamag-anak mo. So, advisable that you get an OPD coordinator and you have a budget for them. For the wedding planner, for me ito ay Titi Peren. Because ang gusto ko ay hands-on ako at handpick ko ang lahat ng wedding suppliers for my big day. Mas gusto ko ako yung pipili sa gawa nila and I want to talk with them personally. Kung katulad ko, ikaw ay budgetarian bride at gusto mo rin maging hands-on during wedding planning, pero hindi mo alam kung saan at paano magsisimula, I highly recommend you grab Wedding Planning for the Clueless Bride. Ito yung ebook that we sell on our website sa thebudgetarianbride.com. It helps you for the 6-month step-by-step paano ang gagawin mo from day 1 of planning hanggang sa mismong araw na. I hope you enjoy this week vlog number 3 about Titi Peren or gagastusan. Sana marami kayong napulot at natutunan from me, and kung meron pa kayong katanungan or hindi kayo nag-a-agree sa mga tinipid ko at sa mga ginastusan ko, feel free to comment below. Happy preps!